T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good morning. Today po ay birthday ng isa sa pinakamatalik kong kaibigan, si Deac Marissa de Jesus. Actually, nabuo tong plan na to kasi nga pandemic. So, hindi ko siya masusurprise. Hindi kami makakalabas dahil usually pag birthday niya, nag-date po kaming tatlo. Si Ate Susan, siya, tas ako. Dahil isang celebration lang po kami ng birthday namin dalawa. Pero since special day niya to, so naisip ko na yung ilang sa mga kaibigan niya ay bigyan ng pagkakataon na magtanong ng isang tanong. Tapos, ang twist doon, ako lang talaga ang sasagot. Pero, nung natanggap ko na po yung mga tanong sa tulong ko ng aking accomplice na si Atla Faye, medyo nahihirapan ako. And I decided na manggaling mismo sa kanya yung sagot. Actually, nag-isip ako kung paano ko siya may interview nang hindi niya mapapansin. Pero alam ko na malakas ang pakiramdam niya. At naiisip niya may ginagawa ako. No? Trivia lang, matagal ko na pong kaibigan si Deac Marissa since third year high school pa lang ako. At ngayon po ay ilang dekada na din yung dumaan. Isa sa mga bagay na hindi pa namin nagagawa, magkaroon ng tampuhan o mag-away. Feeling ko ngayon pa lang. Well, anyway, iniintay ko lang po siya na pumasok dahil ininvite ko po siyang mag-Zoom. Ang sabi ko ay dahil wala akong magawa. Kaya magkwentuhan naman kaming dalawa at tingnan natin kung ano mangyayari. Wait muna. So, ayan. Papasok na siya. So, see you later guys. Busy muna kaming dalawa at busy muna ako mag-i-interview sa ating birthday niya. Bye! Deac, ilan taong ka na ba? Kasi parang hindi ka tumatanda. Ano? Nakakalimutin ako. Ay, ano? 50. 1965-55. Aba, makakalimutin ka na. 55 ano? Isa lang ang tanong ko. Kailan ba tayo magkakalabless dyan? God bless. Wala akong ma-question. Ito na lang, sabi ni Pastor Edwin. Kung sakali daw, question, pwede mo nang sagutin dahil alam ko na ay sasagot mo ron. Kung sakali daw, pipiliin ka, pakakasal ka kay Piolo o kay Martin o patuloy sa ministry bilang Diakonisa, alin ang pipiliin mo? Mayroon akong isang katanungan sa iyo, Deac. Nakakahiyaman sabihin. Pero ito'y talagang matagal ko na rin iniisip. Nagkaroon ka ba ng boyfriend? O marami kang naging boyfriend? Joke lang. Ayan, nagbabalik po ako. Ako na ang sasagot sa tanong nyo. Dahil hindi ko na makita ang recording sa dami ng ini-edit ko. Ang sagot ni Deac dyan, hindi niya po kasi pinagdasal. Pero siguro kung pinagdasal niya, chances are na nagkaroon siya. At ang greatest love life niya talaga ay ang Panginoon mula nung tinawag po siya nito sa ministry. Ito po ang gusto ko pong itanong kay Sister Marissa. Kasi bakit hindi ka nagagalit sa akin, Sister Marissa? Kada tuwing tatawag ako na humihingi ng tulong ipag-pray ako o ang mga anak ko, kahit gabing-gabi na, sinasagot mo pa rin ako, bakit hindi mo magawang magalit?
na kahit alam mong naiistorbo ka na sa pagtulog, eh hindi ko man lang maramdaman na nagagalit ka. Bakit ganun? Yun lang po ang may tatanong ko po. Bahagi yun ng ministry. Una-una ministeryo mo yun sa bahagi yun ng paglingkod mo na yung mga member o yung mga kapatira na nangangailangan ng iyong pakikinig, pakinggan. At saka, yun dah, kasi alam ko rin yung nararamdaman ni Ate Rose. Kung meron mang isang tanong ang gusto ko itanong kay Jack, actually marami. Pero dahil isa lang, Ate Jack Marissa, ano po ang first impression niyo po sa akin bilang inyong pastor sa parada? First impression kay Pastor Jan, cool. Cool pastor. Parang magaan siyang kasama sa ministry. Naramdaman ko yung sa kanya. Supportive. Hi Jack, meron lamang akong isang katanungan sa iyo ngayong kaarawan mo. What is your favorite place? Favorite place? Okay lang gusto ko. Alam ko naman. Baka ako may nadagdag. Parang doon, ano na ako, solve na ako, makapag-okay lang ako. Hello Jack, meron akong tanong sa'yo. Sa palagay mo, kung hindi ka diakonesa ngayon, ano naging trabaho mo? Siguro kung hindi ako naging diakonesa, ang pangarap ko nun maging pharmacist. Yun yung pangarap ko. Pero hindi natupad. Dahil pangarap ko, susulat ko pang pharmacist. May nag-react dito. Yun. Yun yung gusto ko sana nung bata ako. Na maging maging pharmacist ako. Siyempre, di ba, mahilig akong mga magtimpla-timpla, yung mga ganun-ganun. So, parang iniisip ko pag naging ano ko, ewan ko. Sabi nila, magtanong daw ako sa'yo. Since nakita ang kita ng isang tapat na paglilingkod, ang tanong ko lang, kung anong pagsubok ang dumating sa buhay mo since nung bata ka pa hanggang sa ngayon na parang nagtanong ka kay Lord kung bakit ikaw ang binigyan ng ganong pagsubok kung meron man na para bang nawalan ka ng tiwala o pananampalataya sa kanya. At ang pangalawa, kasi hindi ko natandaan nung bata pa tayo kung ano yung pangarap mo sa buhay. Kung wala ka sa sitwasyon mo ngayon na nagtuturo ka ng salita ng Diyos, ano si Marissa ngayon? Yun lang. Siguro yung ano ba yan? Nung namatay yung kapatid ko. Di ba may kapatid ako nagsuicide? Pero yun yung ano. Yun yung naging turning point para unti-unti lumapit ako sa Panginoon. Meron akong gustong itanong. Sabi kasi magtanong. Ano yung request lang magtanong? Ano yung kung ikaw ay mabibigyan mo din ng pagkakataon para ulitin ang isang bahagi ng iyong buhay. Ano iyon? At pipiliin mo pa rin ba ako na maging BFF? Yan. So, ulitin ko, kung may pagkakataon na mababalikan yung isang bahagi ng iyong buhay, ano iyon? At pipiliin mo pa rin bang maging BFF ako? So, happy birthday ulit! Enjoy your day. God is with you. And you are always in my prayer. I love you. Mwah. Magandang araw sa iyo, Jack. Naisip ko kung ano yung magandang itatanong ko sa iyo. Sino yung best friend mo doon?
ko lang simula noon hanggang ngayon ay magkaibigan na tayo. Ano yung mga bagay na nakita mo sa akin na nagustuhan mo dahil hanggang ngayon ay forever friends pa rin tayo? Ano bang bahagi ng buhay ko ang gusto kong balikan? Yun pa rin, yung pagkatawag sa akin ng Panginoon, yun pa rin ang gusto kong balikan. At yung mga best friend ko ngayon, yun pa rin ang mga kaibigan pipiliin ko kasi nakita ko yung ano nila eh. Yung pagiging faithful nila, yung loyalty nila, tapos nyo, kaso kasama ka doon. Nakita ko yun na kahit anong mangyari, lumipas man ang maraming mga taon, ganun pa rin. Kaya sila pa rin yung, sila pa rin yung mga kaibigan. Gusto ko pa rin, gusto ko pa rin makasama sa buhay ko. Wala na sigurong hihigit pa doon sa ano, doon sa friendship na nabuo sa mga kaibigan ko. Sa ministry, sa inyo, sa iba't ibang... Iyok na nga. Naalala ko, sabi kasi nung nag-message sa akin, kung merong tanong na baka gusto kong itanong sa'yo, pwede ko raw itanong. Sayang naman yung chance ko, di tatanong ko na. Diba? O, Jack, atin-atin lang to. Huwag kang magulo. May boyfriend ka na ba? Joke lang. Alam ko naman ang love life mo is si Lord. And walang masama dyan. Of course, yan yung pinaka number one na relasyon na dapat magkaroon ng bawat isa sa mundo. And natutuwa ako dyan. Okay. Pero may tanong ako kasi bilang maraming nangyayari sa buhay natin, bilang isang Kristiyano din, hindi lang ako halata. Naisip ko, ang isang kagaya mo ba, dumarating ka pa rin ba sa point na nagududa ka kay Lord? Kasi hindi kita nababanaaga ng ganyan kahit kapiraso. Ako kasi madalas. Siguro, mana ako sa mga Israelita. Complain ng complain, tanong ng tanong. Ano? Sa akin naman sa biyaya ng Panginoon, hindi ako dumating dun sa gano'n na parang nag-alinlangan ako dun sa pananampalataya ako kasi lagi akong ano yung, kumbaga, lagi kong tinitingnan na merong reason ng Panginoon kung bakit nangyayari yun. At siguro yun yung nagiging dahilan kung bakit sa kabila nung pagsubok, never ako na nag-doubt doon sa pananampalataya ko. Tsaka lagi kong ano eh, pag mayroong mga trials, lagi kong binabalikan yung mga nagdaan. Ah Lord, yung mga karaan niya, ganito yung nangyari sa akin, pero na-overcome ko. So parang laging ganun yung tingin ko. Kaya, bro, sa biyaya nga ng Panginoon, hindi ko naranasan na nag-doubt doon sa aking pananampalataya dahil alam kong siyang may control ng lahat. Diba nung nga magka-cancer ako, diba sabi ko nga parang wala lang eh. Parang wala lang eh. Dahil ang talagang ano ko nun sa Panginoon, siya yung nakakaalam ng buhay ko. Kung ano man yung dumarating sa akin, siya ang mag-aayos. Parang gano'n. Sa kababata, matalik na kaibigan at kapatid, may isa lang akong tanong sa'yo. Jack, paano mo nalagpasan ang lahat ng pagsubok na dumating sa iyong buhay? Okay. Lalampasan ko yun dahil sa Panginoong Jesus, diba? Hindi ko naman yun malalampasan kung hindi ko kasama ang Panginoon. So lagi kong sinasabi sa Panginoon every time na maharap ako sa mga bagyo ng buhay, sa mga pagsubok. Ang lagi kong pinanghahawakan ay yung aking pananampalataya sa Panginoon ay sapat para malampasan ko yung mga pagsubok dahil alam ko naman na hindi ako pababayaan ng Panginoon. At laging siya yung nagbibigay ng ano, ng pagtatagumpay. Although minsan mahirap ang dumadaan sa pagsubok, pero dahil kasama mo ang Panginoon, nagiging magaan ang lahat. Naiiyak ako. Ano ba yung mga tanong na yan?
sa atin pong Diaconisa Marissa de Jesus. Ako po at ang aking may bahay ay tumadalangin para sa iyo na patuloy na kalakasan, hindi lang sa iyo, pati sa iyong buong sambahayan. Dinadalangin namin kayo. Ikaw ay fighter, survivor, at alam ko na masusurvive mo ang mga karamdaman at maging ikaw ay palalakasin ng Panginoon para marami pang may paglikod sa Kanya. Maligayang kaarawan sa iyo at nawa ay ma-enjoy mo itong araw na ito. Happy birthday, ano, Ate Beng? Happy birthday, Marissa. Jack Marissa, happy birthday. Happy birthday sa iyo. Okay. Anyway, happy birthday sa iyong karawan. Trust in the Lord always. Remember your Creator now while you are young. And may the Lord grant your heart desires and answer all your prayers. God bless you. Hello, Ate Jack Marissa. Happy, happy, happy birthday sa'yo. Ako po, ang prayer ko, ang wish ko, ang hope ko, magkasama pa po tayo ng matagal dito po sa ministry natin dito sa parada. Gusto ko lang din po mag-thank you po sa inyo for sharing your life sa akin, personally, na tinatanong niyo po ako hindi lang po bilang pastor, kundi bilang inyong kapamilya, bilang anak, o bilang nakababatang kapatid. I am grateful na maging partner ko po kayo sa ministry. At ang isa pa pong hope ko eh magkaroon pa po kayo ng mabuting kalusugan at mas lumakas pang inyong pangangatawan. Ate Jack, maraming salamat. I really appreciate what you are doing in our sa church po na aming Panginoon, sa ating panumingit, sa lahat, sa paglilingkod niyo po sa kanila, sa ating kapatiran, na pinapakita niyo po sa amin na kayo po yung nagiging mabuting halimbawa sa amin. Kayo po ang aming inspiration. Ako po, ikaw ang aking inspiration, Ate Jack, sa ministry po natin dito. Maraming pong salamat and happy, happy birthday po. Surprise! Lady BFF, Jack Marissa, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nagkakilala tayo at naging BFF tayo, naging buddy tayo. Salamat dun sa busila kong puso at napaka-buti ng iyong kalooban. At hangang-hanga ako sa'yo nung nagkasakit ka. Alalang-alala ko nun sa'yo kasi cancer, tapos active level 4. Stage 4, tapos BIPA. So, talagang as a friend o kapatid, alalang-alala ko sa'yo. Pero, ang lakas-lakas mo, ang lalim ng hugot mo para sa Panginoon. At talagang, nung dadalawin ka nga namin, nagulat ako sa'yo at sabi mo, wala ka sa bahay dahil nasa extension class ka. Sabi namin, nagkikimo ka, bawal yun, magpahinga ka muna. Pero, ang sabi mo, lalo ka magkakasakit kapag ka hihinto ka sa paglilingkod. So, pinagaling ka ng Panginoon at talagang siya ang umabot dun sa lahat ng iyong pangangailangan. At, salamat. At, ngayon, isang gabi na alala nga kita, di ba? Hindi ka makalimutan yun. At sabi mo sa akin, nalulungkot ka. Kung pala, sabi mo, nung nalaman mo may cancer ka, di ka ganun kalungkot. Di ka nalungkot. Ngayon, nalulungkot ka kasi yung kapatid mo may sakit. So, tunay na napakabuti ng iyong puso. Kaya, nung nag-pray tayo, alam ko, pinagaling na sila ng Panginoon. Ngayon na naman, isa na namang pagsubok sa isang karamdaman. Pero kahit alala kami ng alala sa'yo, kahit pagsabihan ka na namin, eh baliwala sa'yo. Kaya mo yan, malakas ka, at parang wala ka sakit. So, i-claim natin yan sa Panginoon, at tunay na hindi ka patitigil ng Panginoon sa paglilingkod. Dahil ito yung laman ng iyong puso. So, BFF, maraming salamat. At
napakabuti mo, napakabait mo. At sa ating apat, Jack Prasha, Jack Ophel, alam ko, thankful na tayong apat. Magkakaiba tayo pero pinagsama-sama tayo. Magandang gabi o magandang araw sa iyo, Jack Onesa Marissa, ang isa sa BFF ko. Pinasasalamatan ko ang Panginoon at pinupuri sa iyong buhay, sa iyong paglilingkod, sa iyong suporta sa akin, lalo na nung tayo ay magkakasama pa sa katedral at saka sa One More. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagsuporta. At dalayan ko nawa na lagi kang patnubayan, ingatan, samahan ng ating Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at patuloy ka pambigyan ng mahabang buhay at kalakasan. Enjoy your day. God is with you and you are always in my prayer. I love you. Mwah! Sa pinakamamahal naming Jack Onesa Marissa De Jesus, isang maligayang kaarawan sa iyo, Jack. Napakapalad namin sa parada sapagkat ikaw ang aming naging Jack Onesa rito sa mahabang panahon. At alam ko na marami ka pang hangarin at balak sa parada. Nawa ay magkasama-sama pa tayo ng matagal at alam ko naman na ikaw ay marugdob ang pagnanais mo na maging isang ganap na kongregasyon ang parada. At alam ko naman na ang kakayanan mo, sabi ko nga minsan na madalas kong sabihin sa iyo ito na pwede kang maging pastora dahil ang kakayanan mo ay higit pa sa Jack Onesa sapagkat nakikita ko ang kabutihan ng iyong kalooban at ang iyong ministeryo ay talagang napakatibay at napakasipag mo. At ikaw ang aming lagi naming inaasahan dito sa parada kapag may mga gawain na kailangan namin ng iyong advice ay ikaw ay laging naririyan. At ikaw nga ay lagi kong nasabihan na pwede kang magturo sa IBC sapagkat yung galing mo sa pagbibigay ng mensahe ay talagang may inspired ang bawat isa. At tayo rito sa parada, ang aking pamilya ay talaga namang ikaw ay naging bahagi na ng aming pamilya sa mga pagkakataon na hirap ng buhay, masasayang pagkakataon, ay lagi kang nariyan sa amin. At sa maraming pagkakataon din na yung kalungkutan ay lagi ka rin nariyan. Tanda ko pa nung si Deche ay mawala at mawali sa atin ay talagang sumama ka pa sa probinsya upang ikaw ay makasama namin sa pagkatid sa kanyang ulo niyang tungan. Muli, Jack, ay binabati kita na isang maligayang kaarawan at ang dalangin ko sa Panginoon ay bigyan ka pa ng maraming taon ng iyong buhay. Maligayang bati, maligayang bati. Hi, Jack! Patuloy na biyaya at mabuting kalusugan ang dalangin ko sa Panginoon para sa iyo. Salamat sa lahat ng prayers, love, advices na patuloy mong ibinibigay sa akin at sa aming buong pamilya. God bless you, Jack. Always be delighted with the Lord and He will give you all your heart's desires. I miss you! Hello, Jack! Happy birthday! Ngayong birthday mo, ang wish ko sa'yo ay good health and long life upang patuloy kang maging instrumento ng Panginoon sa pagpapalaganap ng magandang balita.
Yun lang, at sana ay magkita-kita na tayo para makapagsimba tayo sa ating sambahan sa parada. I miss you, Jack. Muli, happy birthday! Hello! Happy birthday! Happy blessed birthday! Sister Marissa, happy birthday! May you have many, many more birthdays to come. At naway maging maayos na po kayong lahat ng pamilya nyo, gumaling na po kayo lahat, at nang maging magkasama-sama po kayo sa birthday mo. Maraming salamat sa iyo. Dahil kapag tumatawag ako, andiyan ka lang. Salamat sa iyo sa mga tulong mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Jack. Wish ko po, wala na tayong sakit. Sana po. May Sunday school na. Sana po, mawala na po yung coronavirus. Happy birthday, Jack. Patuloy na dalangin namin ang inyong kaligtasan, ang inyong kalusugan, at gawa sa quarantine birthday mo ay masaya ka pa din at puno ng pag-asa. Jack, maraming salamat sa patuloy na paggabay niyo po sa akin, sa amin, sa inyong paglilingkod, sa pagmamahal, at isa ka sa mga special at importanteng tao sa buhay namin. Happy birthday, Jack! Bye! Enjoy to my vlog! Happy birthday, Jack Marissa! May the Lord always smile upon you and bless you with everything that is good. May His love fill your heart and keep you safe, good health, and your family. Happy birthday, Jack. God bless. Happy birthday, Jack! Hi, Jack. May tanong muna ako sa'yo. Kaya lang, paano nakalimutan ko? Ano ba ay tatanong ko sa'yo, Jack? Basta ang alam ko lang, birthday mo na pala. At binabati kita ng isang masagana at mapagpalang kaarawan. Nawa, marami pang kaarawan ang dumating sa'yo. Taglay ang kalakasan at patuloy na pag-iingat at proteksyon ng ating Panginoon at patuloy kanyang magamit sa iba't ibang kaparaanan. Maraming salamat, Jack, sa iyong buhay at nawa ay hindi ko na alam kung ano masasabi ko, basta happy birthday, Jack! I love you! Mwah! Ang wish ko sa iyo ngayong birthday mo, sana bigyan ka pa ni Lord ng maraming buhay, dagdagan ang iyong kalakasan para patuloy ka pa rin gamitin ng ating Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya. Happy birthday, Jack! At God bless you! Enjoy your special day! Mga pala, Jack, wish ko lang sana maging masagana po ang iyong pamumuhay at more birthdays to come. Thank you po sa lahat sa pagsasama ng mga sa masayang pagsasama ng mahabang panahon. Buwan lang, Jack, tapos mag-iingat po kayo. God bless you po. Thank you po. Bye-bye. Hi, Mars. Happy birthday. Wish ko sana humaba pa ang buhay mo para maipagpatuloy mo ang paglilingkod mo kay Lord. At proud ako kasi nagkaroon ako ng best friend na tulad mo. Since mga bata pa tayo hanggang sa tumanda tayo, tayo pa rin ang mag-best friend. Okay? Love you. Happy birthday, Marissa. How are you? Hope na lagi kayo nasa mabuting kalagayan ng buong mong pamilya. And more health and more happiness for you. Hello, Jack. Kamusta ka na? Happy birthday. Wish ko sa'yo ay good health, happiness, and more birthdays and blessings pa ang dumating sa buhay mo.
Nagpapasalamat ako at naging kaibigan kita na lagi kang may time para sa akin pag umuwi ako din sa atin sa Bulacan. Kahit na alam ko na pagod ka, pero bilang kaibigan mo, lagi kang andyan. Nagbabanding tayo magkakaibigan. Sana ang wish ko sa birthday mo, humaba pa ngayong buhay, magkaroon ka ng malakas na pangangatawan, malagpasan mo ang lahat ng problema na dumarating sa iyong buhay, at higit sa lahat upang malpalaganap mo ang mga salita ng Diyos. Muli, happy happy birthday friend. Miss you. Yes! Kumusta na, Jack? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Kumanta pa, ano, ang kapal ng face. Anyway, happy birthday, Jack. Kumusta ka na dyan? Alam ko na okay ka na and you're getting better and better each day. Ganyan din yung pamilya mo, kayong lahat dyan. Dahil alam ko naman na hindi kayo pababayaan ni Lord. Kayo pa, lalo na ikaw. Jack, maligayang kaarawan. So, 50 ka na ngayon. Di ba? So, 50 ka na pala. 50-licious ka na. Happy birthday. Hindi mo man kami nakasama or makakasama. Alam naman natin ang dahilan. Ang mahalaga, alam mo na yan, Jack, nasa puso naman kita. Alam mo naman yan, no? Na high school pa lang tayo. Talagang mula't-mula, hinangaan ko naman talaga yung pagiging Kristiyano mo. Hindi ko man alam before, pero kitang-kita naman sa pagkatao mo. So, maligayang kaarawan. Talagang ang buhay mo ay tunay na ipagpapasalamat ng bawat tao na makasalamuha mo, makasama mo, maging kaibigan mo, ay talagang blessing ka kasi sa lahat ng bagay, lalo na yung example mo sa faith. Sabi ko nga, si Jack para na itong si Abraham. Kung si Abraham yung father of faith, ikaw yung mother, hindi pala, daughter. Daughter of faith. Kasi wala talaga ako masasabi bilang nakilala kita. Alam ko you never complain, alam ko you always trust, you always praise, you always thank the Lord. And ipagpatuloy mo yan, Jack. Alam ko na hindi ka pinababayaan ng Panginoon at patuloy ka niyang pinapatatag sa araw-araw dahil mas marami pa siyang ibibigay sa iyong task para magamit ka niya sa pagtatayo ng kanyang katawan sa kanyang pagbalik. Nakakatuwa yung mga kagaya mo kasi talagang kin-create ka para talaga mag-spread ng love, ng blessing sa iba at makita sa pagkatao mo kung ano nga yung isang Kristiyano. Okay? So, keep it up. Maraming salamat sa buhay mo. Maraming salamat sa pag-join mo sa amin, sa GC natin, sa prayer group. Kahit na alam kong may mga iba ka rin ginagawa at madalas ay busy ka, talagang at least you still manage to join us and give time. Maraming salamat doon. But anyway, yeah, kasi nakita ko talaga how is your life, how you lived your life, and continue living as of now. Talagang saludo. Okay, so keep it up, Jack. Increase your faith, same measure as our Lord's faith. And be a blessing to others, inspire others more, and lead them to the Lord. Happy birthday, and God bless you. Ayan, I hope na nag-enjoy ka, Jack, sa napanood mo. And thank you kasi patuloy ka nagiging inspiration. Alam ko hindi lamang sa akin, kundi doon sa marami na pang mga kaibigan. Siyempre, ang wish ko sa'yo is good health, and alam ko naman kung gaano ka faithful sa Lord mo. And thank you for being an inspiration. And thank you din dun sa mga bagay, sa pagpapakita ng mga bagay na kung gano'ng ka-importante kayo as your friend. I hope matupad na rin natin yung plano natin na stay in home.
yung makalabas pa rin tayo, basta stay safe and healthy. One text away lang ako. I love you. Happy birthday!